Sabong Kapuluan. Meron tayong 16 minutes after the hour of midnight. Good morning, Metro and Mega Manila. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, GK. Good morning. You're so, ano naman, hyper. I'm always hyper. Hindi kaya. There will be seldom, there will be a very, you know, rare occasion. Yes? sorry. Napindot dito yung game. Oh. Seldom occasion. Na lobat ako. Oo nga. Hindi naman ano eh. Pare-pareho ang mood. Diba? Yeah. I know, hello. Right? Good morning sa mga nakaandapoy sa atin. Hello po. Hello po. Girls. Alam mo, tinatamaan ako ng gutom. Ba't kaya ganun? May kanin kang dala? Ha? Kanin? Hindi ako nagkakanin, oh. Pwede akong ulam. Ay, banat pala yun. Sorry. Kung ano man ang nagawa. I'm so sorry. Hindi naman yun sinasadya. Tama. Kung nasaktan man nga kita, yoy. May calling tayo. Oh. Si Princess, 15 anyos. Ay, bagets. Good morning po. Hello, Princess. Hi po, gandang kara. Hello sa'yo. Kumusta ka, Princess? Mabuti naman po. Ang pinagkakabalahan mo ngayon? Ano po, tawag dito, sa bahay lang po ako. Ah, okay. Wala ka bang na-discover na bago mong ano, hobby nitong quarantine? Ano po? Meron ka bang na-discover na parang nagustuhan mo? Halimbawa, natuto ka magluto, maglinis ang bahay, kumanta-kanta, sumayaw. Nag-TikTok siya nung quarantine. Ano mga ano mo, na-discover mo sa sarili mo? Mahilig po ako magbasa. Ah, nagbasa-basa ka? Okay. Ano mga binasa mo noon? Hello po? Ano mga binasa mo noon, Princess? Ano po, mga pocket books po. Ay, Precious Heart Romance. Ay, alam mo ba? Meron din po ako noon. Taray. Nahilig ka ba sa ganun? Dati? Meron po ako mga libro, Wattpad po, tsaka pocket ako, book. Alam mo, share ko lang ha, relate ako sa'yo. Dati nahilig din ako sa pagbabasa ng pocket book. Naka-addict no? Opo. Basta i-imagine. Siguro mga apat natapos ko nung high school ako. Mga apat. Madali lang kasi matapusin eh. Tapos, ang kinahiligan ko, hindi kasi pocketbook, Kara. Comics. Yung itutuloy, tapos bibili mo weekly yung comics. Ah, oo. At naalala ko pa ang title ng kwentong binabasa ko ay Tatlong Sulok ng Mga Pangarap. Ay, alam mo, nabasa ko din yan. Tapos ang bida ay si Mimpa tsaka si Homer. Parang narinig ko Horoscope na yan. Horoscope na comics. Oh? Oo. Kasi parang yung ano, parang dati yung nag-stay ako dun sa lolo ko, may mga naiiwang dyaryo doon, tapos mga comics na gano'n. Yeah. Kaya nababasa ko. Horoscope comics. Ah, tapos sa dulong part ng comics, may page doon na wanted pen pal. Oo nga, di ba may gano'n? Dami kasi mga dyaryo nandun sa lolo ko eh. So wala akong choice kundi mabasa yun. Ganun. Yan. Sige, okay lang yan, ano, Princess, masinghot mo kami. Joke lang. Anong mapaglilingkod ni Gandang Kara sa iyo? Gusto ko lang po humingi po ng advice. Sige, usap kayo ng ano, Ate Kara mo. Hello po. Ano ba 'to, love life ba 'to? Hindi po, about po sa sarili ko. Sige, kwentuhan mo kami. Hello po. Sige, kwentuhan mo kami. Ano po tawag doon? Parang sandali lang po. Gusto ko pong i-share kasi po parang nabababaan po ako ng self-confidence. Yun. Opo, tsaka ano po tawag doon? Parang sa sobrang baba po parang ang hirap na din po. Madami ka bang friends? Konti lang po. May mga nang-aaway ba sa'yo, ganyan? Bully po. Nabubully ka. Okay. Tapos?
Tapos, anong ginagawa mo pa nabubuli ka? Sumasagot ka o tahimik ka lang? Ikaw yung tipong ano? Tahimik lang po. Ah, tahimik ka lang. Minsan tinatawanan ko po. Kanino mo kinikwento pag halimbawa nabubuli ka? Sa mama ko po. Ah, ano sabi ni mama mo? Ano daw? Tawag doon. Huwag ko na lang daw pumpansinin. Alam mo, medyo hindi ako okay sa pagpansinin. Mm-hmm. Pagka-bullying. Siguro kasi iba't ibang klase yung mga pambubuli, ano? May... Tabagay, tama. Merong pambubuli na may masabi lang. Alam mo yung papansin lang, meron naman na nakakasakit talaga, yung nakaka-degrade ng pagkatao, may ganun eh. Mm. So, depende rin kung ano ba yung mga sinasabi. Hindi ko alam kung pwede bang tanungin kung ano yung ano mga... Ano po tawag doon? Pantaba ako daw po, ganun. Tsaka, pinsin daw po, ganun. Sabi mo, mataba ka. Sabi mo, eh, pag naguna ang mundo, pag naubusan ng pagkain ng mundo, kayo mga payat na nangangamati, nakasagutom, ako nagda-diet pa lang, gano'n. Oo, kasi may stock ako, gano'n. Saka po, minsan nakaka-epekto din po siya sa studying ko, kasi po, pag may mga report po, gano'n, or presentation, parang sobrang hiyang-hiya ako po. Sige, ikaw ka, arapayuhan mo siya. Sa pambubuli. Alam mo, mahirap kasing mabuli eh. Kasi minsan sinasabi ng iba na ano, deadma mo na lang, huwag mong pansinin. Pero kasi may mga tao na hindi nila kinakaya yung ganun. May mga taong strong, may mga taong weak. Doon sa pambubuli. Diba yung iba kayang-kaya na, ano, dilalabanan pa, tas tatawanan. Pero meron naman na dinidibdib talaga. Siguro ikaw yung tipo ng tao na talagang pagdating sa mga ganun bagay, eh weak ka. Diba? Opo. Kaya lang, ito isipin mo. Kapag halimbawa, nagpakain ka dun sa weakness mo at bawat sinasabi sa'yo, inanamnamin mo, ikaw yung mahihirapan habang sila, nakasmile pa din. Kumbaga, nagawa nila yung part nila, nakapagsabi sila ng mga gusto nilang sabihin, pero ikaw, andun ka pa rin. So, minsan kailangan mo din itrain yung sarili mo na maging mas malakas sa mga ganyan. Di ba? Opo. Itrain mo yun. Kasi mahirap kapag nagpatalo ka sa ganon. Kasi po, minsan din po na ano na po, parang below the belt na din po minsan yung mga... Ano ba yung mga tipong below the belt na pambubuli? Ano po, minsan po, about sa physical appearance ko, nasa mukha ko na po, ganun po. So more on ano, physical appearance yung sinasabi sa'yo, sa itsura, sa... Opo, pero wala naman po mga pananakit sa mga ano lang po, sa mga itsura, ganun, or sa mga physical appearance po. Oo. Tapos, anong ginagawa pa nabubuli? Umiiyak ka lang, ganun? Minsan po, ano po, tawag doon, tatawa lang. Or minsan, ano, minsan pupunta sa CR, ganun, sa canteen namin. Yan, bibili na lang po. Alam mo, minsan din kasi yung mga nabubuli na ganyan, yung hindi tumitigil, dapat yan sinusumbong eh. Ako naniniwala ako na dapat mabibigyan din ng leksyon yung mga nambubuli. Hindi pwedeng hayaan mo lang na araw-araw. Halimbawa, yung classmate mo na yun, ang pangalan eh, kunyari lang ha, si Girly. Araw-araw kanyang ginaganon, araw-araw kanyang sinasabihan, tapos di na rin siya nakakatulong sa pagkatao mo. Diba? Dapat sinusumbong mo yan sa teacher. Tapos yung teacher yung kakausap sa kanya o kaya sa mama mo. Kasi baka iniisip naman ng mama mo, kaya sinasabi niya, hayaan mo na lang. Kasi iniisip niya, hindi ganun kalalim yung effect sa'yo. Pero pwede mo ipaliwanag sa mama mo na, ma, iba kasi yung effect sa akin eh. Sobrang sakit po talaga, tas lagi po niyang ginagawa. Yung consistent sa pambubuli, dapat siya nabibigyan ng leksyon para tumigil. Opo. Tsaka feeling ko din po kapag inaasar nila ako, ang pangit-pangit ko. Kasi parang pangit na din po ako sa sarili ko. Parang gusto ko lang gumanda po mayat para magbago, para tigilan na din po minsan nila yung pakakasar nila. Huwag mo isipin yung mga sinasabi nila, kung yun yung mga sinasabi nila. Kasi alam mo, yung itsura natin, lahat naman tayo papunta sa ano eh, sa pagiging kulubot. Papunta tayo dun sa stage na hindi na tayo kanais na isa paningin. Lahat tayo dadaan dun. So, magiging pantay-pantay din tayong lahat. Kaya huwag mo masyadong dibdibin na ano ba yan, ako yung naiba sa lahat. Diba? Hindi naman mahalaga yung physical appearance. Ang mahalaga, mabuti kang tao at yung nagawa mo. Tsaka po, minsan naiinggit na din po. Alam ko pong masama mainggit. Kasi, ano po, bawal din po yun. Pero hindi ko po mapigil ang mainggit sa mga taong
ano, madaming friends, magaganda, ganun. Alam mo, ito talaga yung common problem ng mga ano eh, mga estudyante, no? Yung bullying. Diba? Tapos yun nga, minsan naman kapag, tama yun yung magsusumbong ka, pero minsan may mga against din sa pagsusumbong kasi kapag nagsumbong ka, magmumukha kang, ayun ba yan, sumbongera. Sumbongerang pala ka, nagsumbong sa mama niya. Mga ganyan. Kaya lang, pag di mo naman sinumbong, paano sila matatauhan? Paano matitigil yung mga maling ginagawa nila, diba? Kapag hindi mo sinumbong. Ibig sabihin, wala silang kinatatakutan. Diba? Ang mga nambubuli, hindi yan masaya sa buhay nila. Kasi kung happy sila, diba? Wala silang time para mapansin o mapuna kung ano man yung kakulangan mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi sila happy. Maaring may mga itsura nga sila, pero hindi naman masaya. Oh. Ang dami mga nakaka-relate dito sa comment. Same here, may mga ganun. Papa Jackson, sa salita. Magsalita ako. Nakikinig lang sa kanya. Sino yung tawa kanina dyan? Ano, princess, bago, may kausap ka kanina. Wait lang po ako. Sino yung nandun kanina? Hello po, ano po yun? Sino yung kausap mo niyan kanina? Si mama po. And your mom is listening right now? Opo, supporta po siya. Pan mo ko. Ay, mami, salamat po. Pero alam niyo pong binubuli anak niyo? Hello? Alam na binubuli yung anak? Good morning, Papa Jackson. Mami, alam niyo pong binubuli yung anak niyo? Hindi niya naman masyado sinasabi sa akin, Papa Jackson eh. Yan, ang problema ng mga bata ngayon, malihim, no? Tapos magpulong sa social media. Hindi, Papa Jackson, mahilig siya tumingin sa mga IG, sa mga ano. Mami, ganito na lang gawin natin. Because I think, nandiyan ka naman bilang nanay, yung advice namin will wala namang kakalingkingan na pwede mong gawin para sa anak mo. Anak mo po yan eh. Mami, alam mo, nakaka-relate ako sa mga kabataan ngayon, they would rather post something online rather than talk to their parents, no? Okay. May mga magulang nowadays na mas nakikilala ni anak nila pag nag-post na lang sa ano social media kaysa makipagkwentuhan, no? Actually, Papa Jackson, biktima rin ako ng bully nung kabataan ko. Kaya lang, mas grabe nga noon eh, wala pa nga social media. Pero ako kasi hindi, I don't take it as a weak. Hindi ako nagiging weak. Well, hindi po tayo pare-pares, mami. Ganito na lang gawin natin, mami, ano, kasi I think it's inappropriate for us, for me and Gandang Kara, to even give an advice sa anak mo. Nandiyan ka naman eh. No? So wala pong hihigit sa advice ng mga galing sa nanay, no? I think it will be so unfair and very disrespectful na bigyan namin siya ng payo. Nandiyan ka, katabi ka niya eh. Mami, ganito na lang, ano, binubulid na yung anak mo, ikaw na lang, sa'yo na lang namin ibibilin po ito. Punta ka sa school. Yun. Eh, paupuy mo sa harap ng guidance counselor yung batang nambubuli. Eh, alam mo yung ito, mga pangga, hindi po ako ano ha, hindi po ta harsh ako, yung mga bata na mabuli, kailangan nilang matikman yung pamamahiyan na yan para alam nila yung pakiramdam. Yes. Sometimes you have to swallow your own ano, bitter pill eh. Kaya lang, Papa Jack, sumabang usapin kasi yung bully na yan. Hindi, mami, ganito, ano, hindi, you cannot address bullying as a whole, mami. Magulang ka, hindi ka nang pumayor ng, ano, ng Quezon City, no? Magulang ka, mami. Yung anak mo po nangangailangan ng, ano, ng assistance mo, no? Go to the school, pahanap mo yung bata na namubuli sa kanya, pagsabihan mo, pagalitan mo sa harap ng guidance counselor. Opo. That's the proper venue eh. Kaya may guidance counselor. Para alam ng bata, di ba? Sorry mga pangga, alam mo niyo yung sinasabi na, yung bata na pagalitan ng kabilang nanay kasi nang bully, napahiya. Kailangan niya matikman yan. Yung mga batang bully, kailangan nila matikman yung pagalit ng ibang magulang para alam nila na they're not free to go around and bully another kid. At saka dagdag yun sa confidence ng isang bata kapag alam niya na mayroon nagtatanggol sa kanya, kumbaga parang may sasandalan siya, mas lumalakas yung loob niya. Kumbaga, sa halip na panghinaan siya, may kakampi ako, andito si mami. Ang problema sa atin, sorry mga pangga, medyo old school ako, no? I know I'm 28, but old school ako, no? Sa panahon kasi ngayon, di ba, we are so into diplomacy. And I have nothing against it, no? Mama, may dalawang bata na bully, no? Kukuha tayo ng libro, di ba, child behavioral problem, babasahin natin, i-applyan sa bata. Noong unang panahon, walang ganyan. Di ba? Noong unang panahon,
ang usapan, tao-tao, walang libro. Sinaktan mo yung anak mo, ulitin mo pa isa, sasaktan kita. Hindi mo gagawin yon. Pero, you are going to tell the kid, no, you are sending a message, hindi mo na pwedeng ulitin yon. I'm not saying, mami, na gawin mo sa bata yan, but you have to go to the school and make yourself present para makita ng batang yon that when he does it again or she does it again, nandiyan ka. Papa Jackson, di naman niya yan sinasabi sa akin. Huwag natin pag-usapan kung sinabi o hindi. Ngayon, alam mo na. Hindi na issue dito kung bakit hindi sinabi, ba't kailangan tumawag sa radyo. Hindi na yun ang issue dito, mami. Nandiyan na to. Nandiyan, alam mo na punta ka sa school. I thought, close kami na anak ko kasi nagbibiruan kami. Akala mo lang, mami. Pero may times na may mga hindi siya nasasabi. Taga na, mami. Sige, mami, ganito. I will explain it to you. Merong stage po sa buhay ng tao that we try to find validation and affirmation outside of our home. Okay? We try to find affirmation and validation sa labas ng bahay. Bakit? Okay? Kasi mami, eto yung mga pagkapanahon na awkward ang stage ng buhay natin, na nag-uumpisa kang magka-crush, tinutubuhan ka ng buhok sa kilikili, your body's changing. These are the things na kapag hindi ganun kalalim ang pundasyon mo sa nanay mo, tatay mo, ikakwento mo to sa kaibigan mo. So, in that aspect, mami, namumuhunan ka ng kwentuhan sa kaibigan mo at masasanay ka na pag meron ka mga bagay na nangyari sa'yo, you only tell yung generation mo. You don't tell to your mom. No? Opo. Nakaatang sa ating mga magulang to sit down with them and ask them what's happening. Okay. Mami, kung hindi mo nagawa yun, maybe inakala mo na okay naman, at alam mo na ngayon na hindi pala lahat alam mo, this is your chance to go to the school, ipatawag mo yung bata, tsaka yung magulang niya, at kausapin mo sila. No? Some kids, although they are kids, they need to be accountable with their own actions. Alright? Oo. Wala na kasi yung panahon na ganyan ngayon eh. Diba? Oo. Sa alam mo, ganda ka na sa probinsya namin, mm-hmm, nung lumalaki ako. Kasi ngayon, pag may bully, yung bata na bully, diba, mananatiling tinatawanan ng bully kasi ang ginawa sa kanya, binagyan ng libro, Mrs., alam mo yung anak mo, maybe kulang ng atensyon sa bahay, kaya nambubuli ng ibang bata, eto po yung libro, page keme. Nung unang maraw, walang ganyan. Try mong hatawin yung anak ko, ulit bully, nakahatawin kita. Ganun ang usapan noon. So you instill fear and discipline at the same time. I'm not saying it will work nowadays. Baka hindi, no? But, noong unang panahon kasi, we do something about it. Mm-hmm. Tao-tao. Pero nowadays, sa amin, hindi. No? Dahil mapeles, nakititos, bla bla bla. Hindi ganun. Okay. Alam mo, pinanggagalingan kasi ako dito. No? Pero hindi ko kailangan sabihin sa radyo. At ilang araw na ako naging ngit-ngit ka na. Mm-hmm. This has something to do with my daughter. Mm-hmm. What Thursday na pa? Next week. Okay. Pero anyways, mami, no? Mami, wag mo nang isipin ko. Akala ko kasi close kami. Akala ko lahat sinasabi niya. Oh, alam mo na, punta na sa school, mami. Opo. Oo. Oh. Alam niyo, may mga, sorry mga pangga, no? May mga bata po na kahit yung magulang nila, hindi alam na bully yung anak nila. Tama nga na, no? Hindi nila kalala. Oo. Oh, nung pinatawag nila, bully pala yung anak ko. So kailangan niyo pong gawa ng paraan yan. Opo. Ay, mami, oh, yung anak mo, you are the only person in this world who can give your daughter the best advice. Not me, not Gandang Kara. Nabibigyan ko naman siya na advice, nasusupervise ko naman siya. All the while, akala ko is doing good in school kasi smart siya eh. Nasa top siya sa school. Hindi ko alam na may problema siyang ganyan. Kasi pag sinasabi ko naman, ako naman nabubuli rin. Sabi ko, hayaan na lang niya kasi huwag niya na lang masyadong pinagpapansin. Ganun. Papa Jackson. Okay. Actually, Papa Jackson, since 2007, fan mo na ako. 3 years old pa lang siya. Habang natutulog siya, nakikinig ako sa'yo. And I tried to call you many times, pero hindi ako nakatawag. Siya, sinubukan niya kayong pinulit-kulit niya lang ako. Bigay ko rin yung number. Sabi ko, hindi ka naman fan ni Papa Jackson. Sabi ko, ganda ka niya. Ako nga yung may fan sa kanya, hindi ako makatawag-tawag. Tapos, nagulat ako na, yun na, nakapasok na siya.
And then, lagi ko siyang niyayaya na pumunta dyan nung wala pang COVID. Sabi ko, man, punta kami dyan. Kaya na ayaw niya. Yan lang, Papa Jack. Ba't ka bumiyak, Mami? Ha? Ba't ka umiyak? Wala. Hindi ko alam yung emotion. Nakatawag yung daughter ko. Tapos, may problema pala siya. Pagkakataon, siguro if, kung meron man nagawa ito show na ngayon, namin ngayong gabi, Mami, is that, di ba, it opened the gateway para makapag-usap kay Magnanay. Ako, Kara, titigil na ako dito. Hindi para payuhan ko yung anak. Kasi walang kwenta yung bahay namin, Mami, compare sa'yo. You can give the best advice. That's your daughter. Oo. Oh, Kara, meron ka bang ano? Baka meron kang ano para kay Mami. Yun lang po. Kasi po nakaka-boost po ng confidence yun ng isang kabataan. Lalo na sa ngayon, na iba po talaga yung mga kabataan ngayon. Medyo sensitive sa mga bagay-bagay. Sa dami din ng mga nangyayari. So kapag alam nila na meron silang parang shield, at kayo po yun sa mom, medyo kahit paano, mababawasan po yung ano nila. Yung mga fears, ganun. Insecurities. Hindi ko naman siya sinusuportan sa gusto ko. Kasi proud nga ako sa kanya, sa mother, kasi yung mga achievements niya ngayong sa school, mas maano sa akin, mas maiki kasi siya, kasi ako kasi hindi naman ako smart talaga, nasa higher section siya, tapos is doing good in ano yung grades, is doing good sa grades niya, matataas. So, as a mother, very proud ako sa kanya. Well, minsan po talaga ganon. May mga kabataan na hindi ma-open minsan na mga bagay-bagay. Kumbaga, akala natin lahat, alam na natin, pero meron pa palang mga hindi nasasabi. So, baka kailangan pa pong i-extend nyo pa yung sarili nyo sa kanya. At saka yun nga po, kapag naramdaman niya na pinagtatanggol nyo siya, masarap po yun sa pakiramdamin na pinagtatanggol sa inyo. Only child ko siya. Ayun, lalo na pag only child. Yeah. Medyo sensitive ang mga pag mag-isa lang. Siyempre, walang yung kapatid. Pero hindi naman siya nag-iisa sa dito sa bahay kasi malaking pamilya kami dito. So, kasama niya yung mga pinsan niya na lumalaki. Oo. Kasi kadalasan sa mga only child, sila yung mas nangangailangan ng pansin eh. Kadalasan yan eh, mas sensitive sila yung pansin, kasi syempre, 'di ba, parang lumaki sila na mag-isa lang kahit may mga friends sila or kasakasama. Feeling ko nga, JK, ako stage mom ako kasi whenever na talaga? Pupunta ako sa school, yung ihatid ko siya, gusto ko siya ihatid kahit na high school na siya. Gusto ko siya ihatid. Ayun nga, kasi binibiro siya ng mga friends niya na malaki na siya, inahatid pa. Pero ako yung feeling ko, stage mother ako, pag may program, yung ako magbibit mga gamit niya, tapos pupunta ako, picture sa kanya, yung mga ganun. Minsan siya, nahihiya siya. Walang masama doon, Mami! Ako, ayoko na rin pumunta sa school kasi sinasabihan niya ako na, ma, nahihiya ako, laki-laki ko na, ihatid mo pa ako, pupunta. Sabihin mo kahit ang laki-laki mo na, baby pa rin kita. Hindi nanay ako, bakit ba gusto ko pumunta? Wala naman sa batas na nagbabawal ng pagpus ng pumunta ng magulang sa school. Suportahan yung anak nila. May stage talaga na ganyan sa kabataan na yung ayaw mo na pumunta ng mama mo. Normal yan. Awkward years talaga yan. Pero huwag po kayo ma-hurt doon. Normal na nararamdaman yun minsan ng kabataan. Ako, kasi ako nung bata ako, hindi ganun yung nanay ko sa akin. Kasi, Mami, ibang tao ka. Iba-iba kasi. Alam, Mami, yan, iwasan natin ha, yung ano, yung comparison. Nung bata ako, ganito ako. Iba na noon, Mami. Iba ngayon. Yun. Pero yun nga, yung tungkol dun sa pambubuli, syempre, ibang bagay na yun. Kapag gano'n na yung labanan, That already crossed the line. You have to be there. Kailangan ko yung makikipaglaban para sa kanya. Para maramdaman lalo niya na strong ako. Bullied child ako eh. Bullied student ako eh. I know. bullied ako, Mami, kaya alam ko yung pakiramdam eh. Kita niyo po itong pilat ko sa ano mata? Bullying yan. Sinapak to. Sabi diba? Mo nga. Akala ko yung mga saksak mo lang sa ano, meron ka pa pala sa mata, Papa Jackson. May yung saksak po sa akin, hindi bullying yun. Iba yun, pero Mami, nabully ako nun. Kaya kong pangalanan at isa-isahin.
yung mga pangalan ng mga nambuli sa akin because I remember your faces. Pero, mami, it took a while for me to forgive them eh. O, kasi hindi ako nagsumbong sa nanay ko nun. Kasi alam ko, ano bang nagsumbong nanay ko, aawain niya yung mga yun. Diba? Pero ngayon, looking back, saan nagsumbong na lang ako? Diba? Oo. At saka yung mga edad na ganyan yung ngayon, 14, 15, 16, yan yung mga edad na kailangan talagang mas tutukan. Kumbaga, kung tutukan na sa anak mo, mas tutukan mo kasi yan yung nagdadalaga, nagbibinata. Sabi ko, JK, tutok na ako kasi nag-iisa lang siya. Nasa kanya lang talaga yung attention ko eh. Mm-hmm. Baka, minsan kasi akala natin parang yun eh. Pero baka may mga hinahanap pa siya na, diba? Minsan may ganun eh. Siguro. Parang ano ko, hindi ko napansin na mas kailangan ko pa pala siyang tutukan. Ay, mo sinabi mataba ka, wala na mas sakit doon. Ay, ano? Ewan ko, mataba ka talaga kami. Kahit naman ako mataba. Ay, mami, sabi mo sa anak mo, eh, ano kung mataba tayo? Eh, ano ngayon? Hindi ko alam, Papa Jackson, na ano siya sa mga nakikita niya sa IG, sa mga Facebook. Well, mami, yan ang ituro mo sa kanya, mami. You can play the best role para sa kanya, sa bagay niya. Because yung confidence na yun, mami, ikaw magbibigay sa kanya. Yun. Nagumpas yan sa bagay. Kasi araw-araw kayo magkasama eh. Lagi kong binibus yung confidence. Actually, Papa Jackson, very cool mama ko kung anong gusto niya. Alam, mami, madali i-claim yan. Very cool tayo, pero hindi lagi totoo yan. Hindi, kasi kung ano naman yung diba? Gusto niya, parang kung kaya ko naman at pwede, binibigay ko naman. Just like, gusto niya, just like recently, nagpa-color siya ng hair na magkaiba, na ginaya niya idol niya si Melanie Martinez. Gulo! Diba? Hindi ko alam kung pagiging cool yan, mami, o... Ewan ko ba sa'yo? Konsentador ka lang, bahala ka? Hindi ko alam ba sa'yo nung gusto niya magpapasaliya sa kanya, eh. Pinagbigyan ko siya since wala namang face-to-face na ano or spoiler ka lang. Anyways, mami, parang ganon, spoiler, sige. Mami, ganito na lang, ano, because una sa lahat, mami, no? Hindi natin para pag-usapan if you're doing a good or bad job, no? Okay. Dito kasi, mami, wala kami sa posisyon to qualify you. Mm-mm. If there is someone best suited to do the job, walang iba yan kundi ikaw. Kung meron man kami nagawa ng gandang karangayong gawin, mami, is to make you aware that something is happening and you have to act on it. Okay. At panawagan ko sa mga kabataan na nandito, huwag kayong gaanong tawag nito, huwag kayong gaanong maniwala sa pressure ng paligid sa inyo. Alright, you know what you see online on social media, those are filtered. Na marami naka-filter dyan. No, importante you have the love of your family, 'di ba? And you have real friends around you. Now, if there are people who's going to cross the line and hurt you emotionally, bubuli kayo, 'di ba? Meron na diyan naman ang guidance counselor ninyo, nandiyan ang magulang ninyo. We have enough authorities to handle this, kailangan nyo lang maging transparent. Diba? Opo. Ako wala akong maiksi pasensya sa mga bullies. Pasensya na mga pangga, yung mga batang bullies na yan, unang-una, pag may alam na magulang, diba? Alam na magulang na bully o anak na walang ginawa, kakaltukan ko yung mga batang yan. Magalit kayo sa akin, I will do it. Kaltukan ko kayo, mga bully. Kaltukan ko kayo. Ay, di ba? Magulang ninyo. Magulang nyo, alam na bully kayo, ayaw kayo kaltukan. Kakaltukan ko kayo. May mga tao sa atin, whether, kasi we are so protective of minors sa Pilipinas. I get that part. Pero iba na pag nambubuli, kailangan mo itama eh. Sometimes, some people will need to taste, will need to swallow that, di ba, or have a taste of their own bitter pill. Kailangan nila yan. Alam ni Karen eh, si mami niya ganyan eh. Wala nang nakakabuli ni Karen. Diba? Si mami naman sumusugod lagi. Diba? Kasi nagsumbong ka, tinan mo. Naprotektahan ka. Actually, kahit di ako nagusumbong, inaalam niya sa mga classmates, pinang-aaway ba kay Kara? Susugurin ko yan. Kaya yun naman, kaya medyo sabi ko, minsan nga ako pag may pigil na, may tama na. Kasi kinatatakutan siya ng lahat sa school. Hindi mo ka naman kailang awayin eh, pero you have to show your kid na nandun ka. Hindi naman away na pinagsasabihan niya. Ganon. Pinapatawag sa guidance. Pero yun nga, hindi ako nabubuli na. Kasi takot sila. Pero kung ako magulang, I would rather have a kid na nabubuli kasi kaya kong gawa ng parang kaysa anak na bully.
Oo, ikaw yung magkocontrol, no, sa bully mong anak. Naku. Hangatawin ko yan pag ako tatay. Pag bully anak ko? Siyempre, i-disiplinahin mo. Hmm. Talaga. Sorry mga pangga, papaling usap pati yan. Oh. Ako may experience sa mga bully. Alam ko yung pakiramdam na bully. I remember, nakwento ko to mami. Mami, ano? Mami, ano pangalan mo? Wayne. Many years after akong binuli nung sumapak sa ano ko, ang pangalan niya ay Jay. Ang pangalan niya ay Q ang umpisa. Hindi ko na parang pangalanan. Hmm. There was one time na, many years after nun, it was a New Year's Eve. Umuwi ako sa probinsya namin. At nakasabay ko siyang buwibili sa palengke. It was around 6 p.m. madilim. Noong time na yun, malaki katawan ko. I was significantly bigger than him. Maskulado ako. Alam mo yung pakiramdam ka na gulpingin ko kaya ito ngayon. And I wanna look into his eyes and tell him, alam mo na ba pakiramdam? But you know what? I find that peace sa puso ko na I have a better life than him. Okay na ako. Mm-mm. Okay na ako. Pero hindi lahat ng tao gaganon mag-isip eh. May mga taong magtatanim ng sama na lubong. O kaya may revenge pa. Pero nung makita ko, siya kumulo talaga dugo. Tsaka na ako naawa na. O tsaka na, compassion, tsaka na. Pero yung galit yung ano eh. Yung ano. May pinsan ako hindi kinakausap. Hanggang ngayon. Dahil binuli ako ng classmates niya, tinitigan lang niya ako. Wala siyang ginawa. Kilala ko sila. Kaya ko silang isang tao doon, pangalan Putjing. Hanggang ngayon, kilala kita pare ko. Hanggang ngayon, alam ko mga pangalan niyo. Nabuli ka. Si Julian. Kilala ko kayo lahat. Mm. Kilala, alam ko lahat ang pangalan. I remember your faces. I remember your names. I remember anong laki nyo. I remember kung paano dumapo yung kamao nyo sa mukha ko. Mm-hmm. Naaalala ko yan. Hindi nawala yan. Bit-bit ko siya. Mami, bago dumating sa puntong ganon, agapan mo na. Kasi iba yung bullying sa lalaki. Kasi kaya na makipagsuntukan eh. So, iba kasi. Makimkim din ang babae sa ganyan. Mm. Kilala ko sila. Hanggang ngayon, kilala ko sila. I know their names. Kilala ko. Ngayon nga na pag umuwi ako sa amin, a part of me want to see them. Just to look them in the eye. Hanggang ngayon, hindi na nawala sa akin. I know their houses. Ganyan. Pag panadadaan ko yung bahay nila, gusto kong tumigil at tumayo lang sa harap ng bahay nila. Eh, pinsan ako, hindi ko niya kinausap. Kasi tropa niya yun eh. Binubuli ako. Wala siyang ginawa. Hindi niya inawat. Tinabayaan niya ako. Mm. Few years later, piniyam niya ako. Insan, kamusta? Pabati naman. Hindi ko binati. Kasi may ano ka? May sama ako na loob. Nung gabi yun, nagamot na ako. Pero, dumistansya na lang ako. Well, tinan mo naman yung nangyari sa'yo, di ba? Kumbaga... I can name them Philip, Putjing, Julian. I can name... Kilala ko sila. Kilala, Jay. Ito yung binibuli nyo dati, o successful ngayon, di ba? Kilala ko kayo. I remember you. At mamatay ako, naalala ko kayo. Kung paano nyo ako ginulpe. Nag-camping kami, kaya sa tent. Mm-mm. Alam mo yung natutulog ako, tapos pag Google Pay nila ako. Bakit? Trip lang nila. Aww. Yes, oh. Remembering it now, umukulo dugo ko. See, ilang years na yung lumipas pero naaalala mo pa rin hanggang ngayon. Kaya ibig sabihin, yung effect ng bully sa pagkatao mo, mabigat talaga. So wag niyong hayaan. Kung may kaibigan man kayo, pinsan man kayo, kapatid man kayo, anak man kayo na nabubully, you must do something about it talaga. Kaya para ma-stop. Tama. Kaya mga kabataan, habang maaga, bago dumating sa puntong, tinan nyo, hindi naman lang daw kaya yung composure meron ako. Kasi composed ako eh. Uh-oh. Hindi lahat meron ganitong composure, mami. Hindi lahat. Di ba? May iba, magiging masamang tao na lang para makaganda sa iba. Okay, yung epekto sa iba, di ba? Minsan, nagiging cause yan ng depression. Oo, oh, ilalaw pag sobrang ano na, lalim na, di ba? So, bago pa dumating sa point na malala, na ganun, kailangan matigil na talaga. Alam mo yung dating ginagawa sa akin, mami? Mami, kukwentuhan lang kita para nervousin ka na rin, para gawa mo ng paraan. Bawa program sa school, sisigawan nila ako sa maraming tao, papahayaan nila ako. Ano sasabihin? Kung ano-ano. Ito ko kanyan. High school ako. High school. Nag-excel ako nun, ha? Mm-hmm. Oo, nag-excel ako. Pero papahiya nila ako. Kasi may kuya akong LGBTQ, itutokso sa akin. Lahat ng pwede nilang pagtripan, ginawa nila sa akin.
Lahat. Lahat ng pwede nilang pagtripan. They did that to me. Kaya naalala mo, kinikwento ko sa'yo, mayroong dalawang linggo nung high school ako na lagi akong lasing. Mm-mm. Naalala mo, kinikwento ko sa'yo? Oo. Dalawang linggo yun, kasi binarkada ko yung kabilang grupo para may production para ako. Oo. Binarkada ko. Kaya ang trip ng grupo yun, uminom. Kaya yun ang naging ano sa'yo. Pero nung pangalawang linggo, parang nagising ako. Ayaw mo na. Naalala ko lang. Yung mga taong nabubuli, kailangan nila ng proteksyon. Naghahanap sila ng someone. Naghahanap sila ng shield. So, dun sa case mo, ang hinanap mong shield, yung mga tropa mo, di ba? Para parang protected ako dito, di ako maaano. Ganon din naman po sa anak niyo, mami. Kumbaga, naghahanap siya ng shield eh. At kayo yun. Ganon. Hanggang ngayon, no? Tignan mo, yung may pilat ako sa mata, sa kilay. Hanggang ngayon. Alam mo, naalala ko, Kara, there was one time, mapunta ako nila mayan. Dumaan ako sa plaza. Lalakad ako mag-isang. Ginulpi ako. Dumating ako sa lamay, magayong tenga ko. Ang laki. Kasi yung pagkakasapak. Alam ko yung pakiramdam na yun yung nagtatanong ka. Bakit ako sinasaktan itong mga hayop na to? Para wala ka lang magawa. At pulis tatay ko, ha? Pulis tatay ko, hindi ako nagsumbong. Kasi feeling ko... At hindi ka nagsumbong? Feeling ko mga barilya yung mga yun, eh. Ayaw ko siyang... Ayaw mo nang palalain. I was protecting my father, oh. Yung mga batang bully, pag pinakabihan, kakaltukan natin yung mga yan. Libro-libro. Tama. Sampal ko yung mga libro sa mga batang bully. Wag nga. Iba na yung panahon ngayon eh. Diba? Yung pre-protection na 17 kasi minor de edad. 17 yan pero utak niyan iba na. Diba? Anyways. Tutulak-tulak ka. Madadapa ka, tatawanan ka. Well... Try ko nga minsan i-vlog yung mga yan. Tapos ipapaskal ko yung mukha nila. Sino? Yung mga nambuli sa akin. Kilala ko sila lahat eh. I can search and I can find them. I know their faces. Hanggang, alam mo, Kara, wag kinikwento ko to. I can almost taste the blood sa bibig ko kasi pumuputok muso ko. Ganon yung alaala ko sa akin. Ganon, naalala ko yung ano, yung lasa ng dugo. Kasi pinaputok nila yung nguso ko, ganun. Binuli nila ako. Pero syempre, ngit-ngit na lang to. Hindi wala na parang ginaparaan lang kasi. Okay naman ako sa buhay na eh. Mami, ikaw, mami, puntahan mo yung school ng anak mo. I-address mo yan. Kumbaga, ang tao yan, i-arrest mo bago lumala. Opo. Opa, pa-Jackson. Galit ako sa bully, sobra. Mukulod-dugo ko dyan. Sa mga salbahing anak, galit ako dyan. Sa mga bully, galit ako dyan. Personal sa akin yung bagay na yun. Yan dahil lang kung bakit ako nag-taekwondo noong high school. Parang pagtanggol ko sarili ko. Nag-taekwondo ako nun. Kung mag-alala, lahat naman ng pinaghirapan mong hirap, kumbaga, nabayaran naman ngayon ni... Pero pag nag-taekwondo ka, ang unang ituturo sa'yo, tumakbo. Totoo yan, eh. The first self-defense is not to be in a fight. Hello sa mga bully, ha? Wala akong pasensya sa inyo. Pinagpapala ang mga inaapi. Alam niya, lagi ko narinig kay Gandang Kare. Motto niya yan. Pag may nangaapi sa akin, sabihin niya, alam mo yung mga binababa, inaangat yan. Oo, yung mga nasa taas, ibababa yan. Linya ni Gandang Kare yan. Ang nagkakatotoo naman, di ba? Oo. Oh. Totoo yun. Tama po yun. Naririnig ko na rin yan sa nanay ko noon. Yung anong ang linya ni Gandang Kare? Ang mga binababa, inaangat. Ang mga mapagmataas ay binababa. Ay, nako. Nawala ako sa mood, oh. Kalma na. Hindi, wala. Naalala ko yung mga mukha nila. Gusto mo, puntahan natin yun? Iba yung effect kasi. Profound yung effect. Alam mo ba, pag nag-gym ako, pag medyo nagkakahugis ng katawan ko, di ba, pag muna, naalala ko sila. Parang hindi na nawala yan. Na. Hindi nawala. Wala akong gustong gawin, pero, di ba, siguro kung malaki katawan ko noon, hindi ako nabuli. Mga ganun, yung may iisip mo sila. Ay,
ako. Gusto niyo kong makita pagmumukha ng mga nambuli siya? Hindi na, hindi na. Ano lang na, iisip ko lang yun, parang hindi na para gawin. Ano na yung moto ko, di ba? Kung sa 1.1 tama ka, huwag mo hayaan maging mali ka. Pero try ko. Mami, salamat sa pagtawag. Kasama namin si Princess, Mami. Kakasabi niyo po. Hello po. Princess. Po. Meron kang maling ginawa ngayong gabi, ha? Anong po? Ang unang-unang maling ginawa mo ay nakipagkwentuhan ka sa amin bago nalaman ng nanay mo to. Masakit sa magulang yan. Sige po. Kasi sa kaduluduluhan ng araw, ang kakampi mo dyan nanay mo. Opo. Walang iba. No, it's the anak. Oh, anak, kasi 15 ka, no? Anak. Opo. Disrespectful sa nanay mo na nalaman namin yung istorya at nalaman niya sa amin yung kwento. Hindi okay yun. Opo. Alright? Sa kanya ka magsabi, makipagkwentuhan ka sa kanya. Cool naman yun. Nagpakulay ka doon ng buhok, parang ang parot ngayon, di ba? Diba, magkaibang kulay, di ba? Ba yung parot, magkaiba yung feather niya. Alright? Tapos, manood ka ng vlog ng Ate Cara mo, nakaka-good vibes. Salamat, anak, ha, sa magtawag, ha. Eh, gusto ko pa sabihin, Amay? Ano po? Mukhang naririnig naman ni Princess yung usapan eh, no? Opo. Naririnig naman niya eh. Mahal ka na. Tsaka huwag mo isipin yun, ha? Pagyamanin mo ang sarili mo. Di ba maging successful ka? Yan ang pinakamagandang revenge. Alright? Opo. Salamat sa pagtawag, ha? Sige po. Tawagan mo ako, kaya kami ng Ate Cara mo, kapag medyo good mood ka, magtawanan tayo sa area, ha? Sige po. Magtropahin mo kami. Ang dami namin kaibigan mga bata dito sa booth. Pag wala ng lockdown, ha? Salamat. Sige po, salamat. Thank you. Ito po. Bye-bye. Yeah. Ay, pasensya ka na, ganda kara. Medyo nawala ako sa mood doon. Kalma na. Alam mo, you'll never know din kung ano yung mga nararamdaman nila. Siyempre, maiisip din nila yun pagtanda nila. Yung mga ginawa nilang. Pag dumating yung time sa buhay nila na down sila, o kaya... Kumbaga minsan may balik talaga yan eh. Wag naman sana ha. O kung nangyari man sa kapatid nila o sa anak nila, maiisip nila yan. Or kung ano man yung eksena sa buhay nila na medyo nakarelate sila, nagawa ko to dati. Sana. Mali mo naman. Alam mo, lagi may paraan ng Diyos sa mga bagay-bagay. Sana kasi ano, meron pa isa o dalawa na nabully pa rin sa lugar namin hanggang ngayon. Hanggang, until now? Alam mo, naalala ko, nagsimula kasi yung bullying sa akin, elementary ako eh. I remember I was in grade 5. Ito pa kung may nakikinig sa akin ng mga taga sa amin. You can confirm the story. Oo. Mahirap buhay namin nun. Kailangan ko magbayad. Meron mabayaran ako sa school na 15 pesos. I will never forget mm-hmm. this. 15 pesos. Yung 15 pesos ng time na yun, Kara. Importante na. Malaking halaga yun. Mm-hmm. Binigay sa akin na yung 15 pesos. Binayad ko dun sa nagko-collect na 1 year ahead sa akin. Mm-hmm. So, grade 5 ako, grade 6 siya. Mm-hmm. Hindi niya nilista yung pangalan ko. Aha. Ngayon, hindi niya nalista yung pangalan ko. Nung bayaran na, sinisingil ako ulit. Mm-mm. Pinatawag nanay ko. Mm. Kinausap siya. Sinabi niya hindi ako nagbayad. Tandang-tanda ako, nagwawalis siya sa loan. Binayaran ko siya. 15-50 yata. Binayaran ko siya. Mm-mm. Umuwi ako ng bahay, ginulpi ako na nanay ko. Kasi bayad ng doble. Okay na yun kung napalo ako. Pero yung ikwento mo sa mga classmates mo sa grade 6, na hindi ako nagbayad at sinungaling pa ako. Pero alam mo na nag-usap tayo at nagbayad ako. Oo. Hindi, imagine mo nakatingin sa akin yung kabilang section buo sinungaling. Ano yung sinasadya niya talaga? Kinuha niya siguro yung pera. Hello, say Ronald, alam ko pangalan mo. Kabisado. I know, I remember you pare. Alam ko, Ronald pangalan mo. At kung babalikan mo yung school book natin, nag-iisa kang Ronald, di ba section 1 ng grade 6 ako at grade 6 ka at grade 5 ako. Section 1. Alam mo, tumatak sa akin eh. Iba yung impact. Kaya mga magulang, agapan niyo yung bully. At para naman sa mga ano, sa mga kabataan, ang masasabi ko lang din, huwag kayong matakot magsumbong. No!
Kasi minsan may matatakot na magsumbong kasi lalo nabubuling. Isip nila, ano ba yan? Pakasumbong yun. And so what? Alam mo kasi nakakatulong yun eh. Kapag nasanay ka na lagi nagsusumbong, di ba? At yung siyempre, panagusumbong ka, o di mas may chance na may magawang paraan yung magulang mo kung sino man yung nasa paligid mo, kung sino man yung guardian mo. Mas may chance. Pero pag di ka nagsumbong, wala lang. Continuous lang yan. So huwag kayo matakot, sumbong ka lang. Di ba? Kaya di ba, napansin mo, ito, para na maintindihan niyo ako, di ba? Napaka-coops kong lalaki, pero pagdating sa mga underdog, ang lambot ng puso ko. Mm-mm. Pansinin niyo yan, di ba? Umiiyak ako pag may naape, kasi alam ko yung pakiramdam eh. Nanggaling ako sa kanya. Mm-hmm. Alam ko yung pakiramdam. Kaya galit ako sa mga ganyan. Ewan ko. Diba, di naman ang ano sa'yo, ang effect naman sa yung sabi ito, oh, Ronald, sabi. Successful ka, di ba? Sana successful ako. Kasi sobrang naape ka. What? Sobrang naapi ka dati, tinaman naman ang balik. Oh, matagal lang pero, di ba? Bongga naman. Ngayon ko lang na-realize na ito pala yung weakness ko, no? Ano? Nawawala pala yung chill ko pagka ito yung pag usapan. Napapag-usapan yung bully. Di ba? Nawawala ako. Bigla ako na-distract. Hindi ka nawala. Ano, sorry. Andito ka. Kaya na-massage siya. Tsaka nakaraan na yun. Di ba? Karimutan na tayo. Ngayon. Ay, nako. Ako naman, hindi ako magalaw-galaw. Ako naman baliktad. Siguro kung may swerte lang talaga sa akin yung hindi ako pwedeng galawin. Kasi konting may kumanti lang sa akin, mabilis pa sa alas 4, ando na sa guidance yung nanay ko. Konting may masabi lang na against sa akin, yung ganun. Na kinakausap niya agad. Hanggang ngayon naman ganun pa rin si Takati eh. Yun nga. At eto ah, kilala siya sa school namin. Pag sinabi ng classmate ko, uy, si Takati, ganun, alam na agad nila. Kumbaga, parang classmate na rin namin hanggang siya. Hanggang ngayon ganun pa rin siya. Kasi eto pa nakakatawa ha. Noong elementary ako, para malaman niya kung sino yung umaapi sa akin. Di ba mayroong ano, sa school, mayroong yung classroom, may mga bintana, di ba? Sumisilip siya sa bintana. Nakakaya talaga. Sumisilip siya. Tapos yung buong lesson, andun lang siya. Pag lumilingon ako, alam, malilingon akong ganun. Mami, umalis ka na dyan. Ay, bakit ba? Eh, naabangan ko eh. Ganun siya, nakaabang talaga siya. So, alam niya yung mga nangyayari. Ganun siya, ano, protective. Ganun. Ay, nako, o, oh, diba? Eh, ganun, nasanay, sinanay din kasi ako ng nanay ko na ano eh, magsusumbong ka lagi. Tama, o. Oh. So, pag nasanay ka na ganun, go lang, sumbong lang. Alam mo, ang hirap kasi ng buhay namin, no? Kaya ayoko nang maisipin pa nanay ko. Yun ang pinakadahilan ko. Pero ako, tinrain kasi ako eh, na lagi ka magsusumbong kahit anong mangyari. Ayoko na na, kasi, diba, ang hirap ng buhay namin. Kasi grade 4 pala ako, nagkatrabaho na ako eh. Diba, nagtitinda ako ng ice buko ng grade 4 ako. Kaya, alam ko yung value ng stress. Ayaw ko na ibigay sa nanay ko. Kumbaga, decision mo naman yun. Na ganun. Eh, well, eh, kailangan talaga sinasabi. Diba? Yun yung makakatulong eh. Ganun. Sige. Diba? May na tayo. Yo. Okay na, are you okay? Are you done? Yeah. Hiyag mo daw ako para kumalma sana. Ako. Sana. Strike to ka na. Lige na. Ikaw na lang, ako yung masama. Lagi na lang, ha? Kakakalata na ako, ha? Gabi ko ang gabing to. Bakit? Tiga. Grabe naman. Ano ba yan? Oh. Aray ko. Aray, ha? Hindi mo napansin. Hindi. Ano ba yan? Nakadikit ako. Ay, talaga? Nanay, lumingo na ka ng konti. Pabangga, maraming salamat yung pagsama sa amin. Ako po yung linggo. Ang DJ na hindi guwapo, hindi pangit, hindi ganyan lang. Maawa din kayo, Papa Jackson. Wait lang sa Monday. Abangan nyo po ako 11 a.m. to 1 p.m. Ayan, Monday po, live din po ako. Ha. Yun lang, follow nyo po ako sa mga social media accounts ko. Gandang Kara on Instagram, sa YouTube, Gandang Kara. At sa Facebook, DJ Kara. Ako po si Kara, nag-iisang chicks ng radyo. Pangga, we are number 106.7 NRG. Ako, Pangga, umusabing radyo. Sabihin mo.